if you fall in love, game over. Kasi wala namang pinipili ang love, Beshiwap. Kapag tumibok na yung heart mo para sa kanya, tapos na, finish na, uwian na, di ba? What's up mga kahugot? In this video, I'm going to answer the question, may possibility ba na ma-inlove ang straight na guy sa isang bisexual na lalaki? So if you want to know my answer about this question, just keep on watching. So this video was suggested by Julius De Luna. So nagtanong siya sa akin sa comment section ko, Beshiwap. Disclaimer lang mga besh, I'm not a professional relationship advisor, so anything na sasabihin ko dito is based on my opinion, my experience, and my own point of view. So yun nga Beshiwap, as I said earlier, nag-iwan siya ng comment sa isang video ko and ito yun sabi niya, Beshiwap, may chance po ba na ma-inlove sa akin ang straight na lalaki sa bisexual na katulad ko kasi crush ko talaga siya, tapos palagi ko siyang mini-message. May mga sweet convos pa kami, siguro to. Pero nung time na umamin ako, biglang naging cold at hindi na siya nagparamdam sa akin, besh. Ano ba dapat kong gawin? Salamat po, sana ma-feature po sa next video na to. Ay, sa next video mo. So, yun, Julius. Wala namang imposible. Sa life, wala namang imposible. Siguro, kaya siya umiwas sa'yo, nagkataon lang na hindi mutual yung feelings nyong dalawa. So, I'm not saying na hindi it's impossible for him to fall in love with you, ha? So, ganito kasi yan, Beshiwap. Kasi wala namang pinipili ang love, Beshiwap. If you fall in love, mararamdaman mo na lang yan, di ba? Kahit na maraming negatives or flaws dun sa taong yun, if you fall in love, game over. Di ba? Totoo yan, Beshiwap, kahit na yung standards mo, eh, magkasalungat sa kanilang dalawa. Kapag tumibok na yung heart mo para sa kanya, tapos na, finish na, uwian na, di ba? So, ang sinabi mo, bigla siyang naging cold, tapos hindi na siya nagparamdam. Gaya ng sinabi ko nga, siguro hindi lang mutual yung feelings niyong dalawa. Di ba, meron akong isang video, sinabi ko doon na, magandang umamin if and only if sure ka na gusto ka din niya. Kasi kung hindi ka niya gusto, malamang sa malamang, yun yung mangyayari sa inyo, yung gaya ng nangyayari sa inyo. Kasi Beshiwap, ito ah, based on my experience, ganyan din ako. Ako, I always take risk na if I like someone, sinasabi ko sa kanila. Though, minsan, na-feel ko naman na wala talaga silang feelings para sa akin, at least, at the end of the day, nasabi ko sa kanila and wala akong pagsisisihan, di ba? Kasi ganun naman, if you give someone or if you give love to a person, that doesn't mean na ibabalik naman niya yun sa'yo, di ba? So, yun yung genuine love, di ba? Na hindi ka, you're not asking for, you're not expecting anything in return, di ba? But, kung ganun na lumayo na siya sa'yo, be strong enough to walk away from that person. Kasi gaya ng sabi ko, dun sa experience ko, Beshiwap, ako, umamin ako sa kanya na gusto ko siya. Gusto ko siya, pero that doesn't mean na gusto ko siyang maging boyfriend. Gusto ko lang siya kasi natutuwa ako sa kanya and kapag nag-uusap kami, parang hindi kami nauubusan ng topic. So, I like him. Tapos, after kong umamin sa kanya, ayun, medyo parang naglaylo na siya. Mafe-feel mo naman kasi kapag once na hindi siya interested sa'yo. Kasi once na nalaman niya na yung nararamdaman mo para sa kanya, lalayo na siya, parang ganun. Kahit hindi mo naman intention na gusto kitang maging jowa, parang ganun. Siguro parang sa isip niya, parang, ayun ko kung anong tumatakbo sa mga isip nila. Pero yun, bigla na lang silang lumalayo. Maybe because nasa isip nila, kaya mo lang ginagawa yung mga nice things para sa kanila because you like them. Which is wrong naman, diba? So, yun, Julius. I hope may natutunan ka. Next time na magkagusto ka, Beshiwap, siguro, siguraduhin mo muna na may gusto din siya sa'yo. Kasi if not, yun nga, masisira lang yung relationship niyong dalawa or friendship niyong dalawa. And,
ayun, ayaw nating masaktan ka, ba? Diba? So, yun, guard your heart na lang. I know it's hard, lalo na kapag ka, lagi mong kausap, ba? Diba? And then, ang, yung convo nyo medyo pa sweet, ba? Diba? Mahirap talaga yun iwasan. So, yun, just be careful next time, okay? So, I think that's it for this video. If you want to have more videos like this, just leave it on the comment box, of course. Don't forget to click like, share, and subscribe. Bye!